Guys, nandito na naman tayo. Ngayon, kanina may tumawag sa akin at sinabi niya na subukan ko daw kung magagawa ko pa tong ice crusher niya kasi ang sabi niya, grounded daw po. Kaya hindi niya na ginagamit. Tingnan natin kung grounded nga. Subukan muna natin gamit ang tester. Saksak, tapos i-on natin. Yan, gumagana na siya. Natitinig niyo po. Gamit po itong tester. I-set lang po natin siya sa AC. AC volts. Eh, kita niyo nag-0-0. Ganito lang po pag-test niyan. Yung isang test prod, gabit lang natin sa kadaliri natin. At yung isa, yung isa po, ikabit natin sa metal dito sa inahawakan. Mapapansin nyo po, oh, meron tayong nade-detect na 7.6 volts. Kaya tinanggal ko na wala. Isa pa. Yan, meron nga siyang 7.6 volts. Kaya nasusubukan natin alamin kung saan ang galing. At kung magagawa natin tanggalin yung ground na yan. Yan guys, samahan nyo ako, ah. Sunod, tanggalin naman natin sa saksakan. Tara, subukan natin buksan. Kung ano ba ang naging problema niya. Motor. Masih itu. Mukhang mababaklasin natin yung motor nito, guys. Para masilip natin ng maigi. Kasi ito, ano ba capacity nito? 10 microfarad. Motor po yata talagang problema. Tingnan natin. Yan, tanggal natin yung pinaka-packet niya. Medyo mahirap lang tanggalin kasi inalawang. Ito guys, kailangan natin tanggalin ito. Sir.
Tanggalin natin, yung blade. Bonus na lang guys, kung gusto niya magpalit ng blade, ganun lang din yung procedure. Ngayon, tatanggalin nyo lang tong screw na to. Tatanggalin nyo lang tong dalawa. Tapos, palitan nyo na yung blade. May nabibili naman blade nito. Yan. Ayun guys, yung ginagawa ko. Subukan natin siya i-recta. Kasi pag recta natin, tapos grounded pa din. Malaking posibilidad ng motor na papalitan. Tingnan natin kung may reading guys, may saksak natin. Poset natin to sa AC para matest natin mamaya kung grounded yung motor mismo. And guys, umaandar na siya ngayon, umiikot na. Kita nyo ba umiikot? Ngayon, readingan na naman natin ng AC. Set natin sa AC yung tester, tapos body ground lang. Malakas guys, malakas. Thank you.
Ayan, guys, mukhang subukan akong bukas kung pwedeng. Hindi kasi mabubuksan eh. Nakaribit siya, no? Nakaribit siya kasi, guys, eh. Tingnan natin bukas kung anong magagawa natin. And guys, ito yung ground wire na ikakabit natin mamaya. Ito. Ikakabit natin to sa earth ground. Mamaya, antayin nyo hanggang sa dulo ng video, panoorin nyo kung saan natin siya ikakabit. Alas pa naman yung blade niya, hindi pa kailangan palitan. Ayun, naikabit na natin tong takip. Naliha ko na siya. Lalo na yung pagkakabitan natin ng grounding. Guys, tandaan nyo, ito yung grounding wire natin. Ito. Ito yun siya. Kakabit lang natin sa body. Sa metal. Kung metal tong body niya kasi, okay, pwede natin kabit doon. Kaso hindi siya metal. Kaya dito na lang natin kabit. Pag ikakabit nyo itong switch, dapat ito, ito yung tumatama para mag-on off siya. Nakapasok dito sa loob. Lapit natin na. Yan, kikita nyo po ba? Yon. Pasok po natin yan dito sa ilalim. Dapat nakaganyan siya. Kasi para pagka nakakabit na po siya, yun o. Ganun po nag-switch yun. Lagyan na din natin to ng langis. Itong sa spring. Yan. Tapos kabit na natin itong mga screw.
na tayo sa ilalim. Okay, actual test na natin, guys. Alam nyo, pwede natin sanang gamitin tong ano. Ang gagawin ko lang sana kanina, magpapalit lang ako ng power cord natin. Yung may ganito, kung pamilyar kayo sa may ganitong cord. Ayan, ito. Ito kasi, ang silbi po talaga nito ay ang ground wire natin. In case na yung appliances natin may magkaroon ng ground, dito pupunta yung ground na hindi apektado yung kahit hawakan natin yung appliances. Hindi tayo ma-oriente kasi dito pupunta yun. Pero hindi lahat ng bahay may grounding. Lalo na yung mga matatagal na. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-fabricate na lang ako ng sarili kong grounding. Dudugtong ako pati pero papakita ko lang sa inyo kung paano siya nag-work. Yeah. Okay. Actual test tayo, guys. Actual test. Gamitin natin itong ano. Itong aking multi-tester. Yan, guys. Ito yung ginawa ko na grounding. Nakakonekta to dito sa loob. Ito naman yung konektado sa earth ground. Nakakonekta lang siya dito sa tornilyo na nasa taas na nakabaon sa pader. Ayan po. Kita niya yung tornilyo na yan. Ayan po yan. Kaya testing natin na actual ngayon, guys.
gamit ang ating tester, pagganahin natin yung ating machine. Ice shaver. Pagganahin natin siya na hindi pa na-connect ito. Tignan niyo po kung ano yung grounding niyan. Detect natin. Connecta lang natin ito dun sa taas. May tornilyo. Sa earth ground. Body ground. Ano detect natin is 2.2. 2.2 volts AC. Yan. Ngayon, subukan naman natin na i-connecta ito para malaman natin kung magbabago. Tapos, dikit din natin ito para matest natin. Tingnan nyo guys. Wala na tayong madetect. Wala na madetect yan. Anggalin natin ha. Ulit 2.1. Yan. Balik natin ulit. Ganyan na lang. Okay guys, success. Nakaraos na naman tayo ng isang damit.